For today's video, mga kabayan, namimigay ako ng mga damit at yung mga bag na hindi ko na ginagamit. Pasensya na kayo sa aking cabinet na ang gulo. Tingnan niyo naman. Ang gulo kasi bising-bisihan pa ako. Kaya yung hindi ko na ginagamit, ibibigay ko sa charity para meron namang magagamit sa ibang mga gamit ko na hindi ko na ginagamit. Kahit sa Pilipinas, ganito din ako. Pagdating ko, magbibigay talaga ako ng mga damit. Kahit mga damit ng mga anak ko, bibigay ko rin. Ito naman na side na cabinet sa asawa ko yan. Kaya pagpilian ko na lang. Akin talaga. Ang gulo-gulo talaga. Pasensya na. Pagpilian ko yan yung mga hindi ko na talaga ginagamit. At dito tayo sa kabila. Yan. Diyan, pagpilian ko rin para ibigay ko sa charity para meron din silang masusuot yung mga less fortunate na mga tao na wala talaga ikabigay, ibili ng mga bago. Dahil ito namang ibinibigay ko, ano naman talaga ito, pwede pa itong masuot na damit. Kahit sa akin, pwede pa itong masuot, maganda pa siya. Kaya pagpilian ko yung mga damit ko dito sa aking cabinet. Kasi meron naman talagang mga tao na wala talagang ikabili. Gaya sa amin noon, talaga grabe. Tuwang-tuwa na kami, nabigyan na kami ng mga damit sa kapitbahay na pinaglumaan na sa kanilang mga anak na hindi na ginagamit. Kaya sa amin, tuwang-tuwa na kami noon na pagbigyan. Bibigyan kami ng mga damit, sapatos, mga short, mga ganyan. Kaya kung meron ako, magbibigay talaga ako kasi naranasan ko yan noon na wala talaga kaming halos na gamit kaming magkakapatid. Kahit nga bag noon, wala talaga kaming ginagamit, as in plastic lang or ganyan. Yung mga lumang-lumang mga bag namin noon na pinaglumaan ng mga kapatid ko, din kami din ang gumagamit. Kami din ang gumagamit gaya ng medyas, sapatos, bag, lahat na pinaglumaan ng mga kapatid ko. Kahit nga yung damit na may butas-butas na, ay naku, isusuot pa namin yan at tahiin po namin yan. Tuwang-tuwa na kami noon na meron kami at mga damit. At kaya nasanay na ako pag meron ako mga damit na hindi ko na ginagamit, ibibigay ko talaga ng kusa. Kasi alam ko na hindi ko na yan ginagamit, so sa iba pakinabangan pa nila ng malaki. Ang sarap talaga sa pakiramdam na makabigay ka sa kapwa ng tao na meron kang mga ibigay kahit hindi pera. Mga damit, mga bagay lang na ibigay mo, malaki at laking tuwa na nila niyan. Yan, damit ko yan. Ilang beses ko lang yan nasuot. So, alam ko merong may gusto niyan. So, ibibigay ko yan sa charity. Yan, damit ko yan. Sinimba ko yan, nagsimba ako. Kaya, ibibigay ko yan na damit. Yan, ano naman yan, na jacket sa asawa ko. So, ibibigay ko din yan. Maganda pa yan. Pang lamig siya. Yung mga ibang gamit dyan, yan na bag ko yan ginagamit. Maganda pa yan, hindi pa yan nasisira. Kaya ibibigay ko na yan, i-charity ko na yan. Yan. Maganda pa siya, as in leather talaga yan siya. Yan naman ay, kung meron ka mga documents o ganyan, labhan na lang yan kasi nagka-yellow-yellow na, pero maganda pa yan. Yan. Yan naman, handbag lang siya. Ang ano lang yan, yung zipper niya. Pero pwede pa siyang ma-zipper. Handbag, may baon ka, ganyan, magtatrabaho ka, yun lang ang zipper. Well, parang wala, hindi ka makahold ng zipper. So, okay lang yan kasi maganda pa siya. Maklose pa siya. Kaya ibibigay ko na yan. Yan na bag, maganda pa yan na bag. So hindi ko siya ginagamit para makipakinabangan din sa iba. May papel pa para hindi mano mag-deform yung bag. Ang ganda pa niyan. So maswerte ang makakuha niyan. Sana happy siya na maka-receive niyan kung sino mapagbibigyan niyan.
na bata or teenager o sino mga less fortunate talaga na mga bata. Yan, damit ng asawa ko niyan, gamit niya yan sa ano, pag sa trabaho niya minsan, kaya sabi ko i-donate na natin. Kasi ano na niya, yan, hindi daw niya ginagamit, so yung pants, so ibibigay na natin yung pants na yan. So size, so maganda pa siya, kaya ibibigay na natin yan sa charity. Yan, Nike red, so ibibigay na din natin yan sa charity. Para yan, pang ano niya yan, pang uran. So daily use niya yan, ibigay na din natin. Yan na damit, akin yan. O yan, sinabi ko kanina na yan na damit. Hindi ko siya ginagamit kasi palagi, kaya ibibigay natin. Yan, maganda pa siya, as in, wala pa siyang ano. Kaya kung meron kayo mga damit na hindi na ginagamit, mga toys, mga libro, or ano pa, shoes, yan na damit, yung buntis pa ako noon. Yan ang sinusuot ko na nag-duty pa ako. Kaya hindi na ako bunches, hindi na ako juntit, kaya ibibigay ko na yan. So, sino makana? Pero pwede yan isuot sa hindi buntis ha, kasi ano yan, stretchable na damit. Maganda yan na damit. So, meron pa. Yan. Susuot ko yan. Blue polo shirt. So, hindi ko na siya ginagamit. So, meron na siyang mansa na puti. So, ibibigay ko na yan. Para magamit naman sa ibang tao. Ipasok na natin yan sa plastic. Alam ko, excited ako na ibigay ko ito sa charity. Kahit sa Pilipinas, magbibigay din ako. Hindi ko lang binablog kasi ayaw ko. Kahit dumating ako, meron ng mga damit sa mga anak ko na pinaglumaan na kasi lumalaki na sila, yung maliliit na mga damit. Pinamigay ko sa kapitbahay ko, sa ibang tao. Kahit hindi ko kilala, binibigay ko talaga. Kung ano ang meron sa bahay, ibibigay ko para naman mapakinabangan naman sa ibang tao, diba? At pag magkabigay ka sa isang tao, ano yan na yan, happy na talaga sila kasi meron talagang taong hindi makabili gaya sa amin noon. Kaya relate ako dito sa video na ito, kaya napag-isipan ko i-video talaga siya para kung sino mag ano niyan ay swerte na siya para sa akin kasi marami yan kung saan nila ilagay, ibigay sa mga saan nila i-donate ang mga damit o mga shoes. Meron akong shoes o sandal pero hindi ko pa inano, kaya sa susunod na lang baka hindi ko na i-vlog kasi napakita ko na dito na maganda talaga na bukal sa ating loob na magbigay tayo sa mga lahat ng mga damit. Kasi kung matambak naman lang dyan, hindi mo gagamitin, di ba? Kasi ito na video mga kabayan, kaya binidyo ko ito kasi relate to sa akin kasi yung papa ko noon wala talaga ikabili, at kahit yung mama ko, kasi yung papa ko isang driver at saka yung mama ko housewife, plain housewife, at saka minsan meron naman siyang trabaho, maglaba kami, maglabada, tulong-tulong kaming mga kapatid. At yung mga kapatid ko pag wala namang trabaho, walang pasok, wala silang pasok mga kabayan, ay magtitinda yan sila sa palengke, magtinda ng plastic sa palengke. Naranasan yan ang kapatid ko, kahit ako na naranasan ko din yan. Pag wala kaming klase ay nandun kami, magtitinda kami sa palengke, kaming magkakapatid. Kami talaga noon wala kaming time na maglaro sa aming panahon noon kasi hirap kami sa buhay. Kahit nasa pag isuot mo ngayon, bukas tingnan mo, i-hanger mo lang, isampay mo lang uli, at saka i-ano mo naman uli, isuot mo naman bukas o tatlong araw, saka mo labhan. Kasi sa pagkasabihan nga nila noon, huwag mo laging labhan yung mga damit mo kasi madaling masira, madaling maluma. Kaya every 3 days maglaba kami sa aming mga uniform, sa mga damit. Kung meron kaming example, pupunta kami sa
simbahan, magsimba kami, isa lang ang damit, isa lang talaga, wala talaga kahit ano talaga, kahit bag namin. Naku, pinaglumaan pa yung bag namin sa mga kapatid ng mga kapatid ng mga kapatid. Bunso to bunso, ganyan talaga sa amin noon. Kahit nga chinelas, wala kaming ibili noon. Sus, naku, yung chinelas namin noon, pinagtagpi-tagpi pa namin. Kasi lagyan pa namin alpirin para hindi maano, pag na pigtas na, wala na. Lagyan na kasi wala pang ikabili. Kasi marami kami magkakapatid, hindi lang kami ano, at saka pangwalo ako. Kaya meron pa akong mga kapatid na malalaki, nag-aaral din. Sabay-sabay kami halos lahat nag-aaral. Kaya ang hirap talaga na wala kang ibili ng mga damit sa mga anak mo. Kaya ngayon, na meron ako mga damit na mga extra na hindi mo na lang itatambak na nandyan, kaya ibigay ko na lahat ng mga damit na hindi ko ginagamit, kaya i-charity na natin sa ibang mga tao. Punta na tayo sa labas, yan, dalawang plastic. So sana ma-happy yung pagbigyan nila niyan sa taga-charity. Para yano na natin, i-donate na natin sa charity. Punta na tayo. Close na natin. Nandito lang naman, ano siya, malapit lang sa tinutuluyan ko. Umulan kanina dito. Yan, pupunta tayo sa labas. Kasi nandyan lang, malapit lang sa tinitirahan ko yung ano, paglagyan natin. Mulan talaga. Let's go! Tayo doon. Yun. Malapit lang, no, di ba? Merong charity box. Diyan natin to ilagay. Okay. Diyan lang ilagay natin to. Malapit na tayo. Umulan kasi kanina. Ngayon din umulan. Diyan, malapit na tayo. Dinili natin ihulog. Tight kind of donation clothes. Toy shoes. Dito natin ihulog. Yan. Dito natin eh. Ito din. Ang pwede mo i-donate, pwede damit, laruan, shoes, pants, at saka mga laruan ng mga bata. I-charity natin. Yehey!